Again to my YouTube channel. So kung bago ka lang, I welcome you. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para palagi ka lang notified sa lahat ng videos na upload ko. Dahil na kung mahilig ka manood ng travel, lifestyle, and beauty vlogs, which is na ginagawa ko here sa aking content here on YouTube. So ayan guys, as you can see sa aking title, mag-unbox ako ng nabili ko sa Shopee na naman. Hashtag salamat Shopee! So ayan guys, and papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya ginagamit. And ayan eh, papakita ko na muna. Ito na siya. So ayan, may unboxing video ako nito mamaya sa next video ko. So panoorin niyo siya. And ito yung nabili ko guys from hashtag salamat Shopee na naman, yung aking mini portable sewing machine. So ayan siya guys. So papakita ko siya sa inyo kung paano ko siya ginagamit and kung bakit ako bumili nito. So first of all, bumili ako nito kasi feeling ko useful naman siya kahit mura lang siya. And kahit ito lang siya, 'di ba? Maliit lang siya. Feeling ko useful siya lalo na marami akong pwedeng gawin lalo na sa mga ukay ko na nabili before kasi gusto ko i-rework yung mga nabili kong ukay lalo na yung mga hindi nabibili na hindi na pwede talagang gamitin. So gusto kong gawa ng paraan, ayoko naman sayangin yung pero kasi binili ko yun, diba? So and yun nga, hindi naman kasi lahat na nabibili natin sa ukay is perfect, diba? May mga stain na or may mga sira na talaga. And halo-halo naman kasi talaga sa ukay, lalo na pag bibili ka sa online. Kasi no to choosing yan siya guys. So, ayun, nag-try ka sa magbenta nun. So, ayun. And if you wanna know more about this mini portable sewing machine na na-purchase ko sa Shopee, please keep on watching. Magulo yung background natin kasi biglaan kung dumating. Ayan, yun na, nakita niyo ng isa kong binili. Ito yung ilaw. Lalagay ko na lang dyan sa screen kung magkano. Tsaka yung link down below ko siya. Tsaka ito, yung mini portable sewing machine. Ayan, naisipan ko kasi bumili nito. Dapat pala may mic ako. Naisipan ko kasi bumili nito gawa ng yung mga ukay na binibenta ko na hindi masyado na nabibenta. Naisipan ko na i-rework ko siya. So, kaya ako bumili nito. Sobrang mura lang nito guys. Wala pa 300 pesos. Kaya, sobrang useful nito. Feeling ko. Sana, di ba? And sana hindi siya masira kagad. So, ayan siya. Meron siyang pasample dyan, no? Siguro pag nasa bahay ako, doon ko na lang siya pakita sa inyo yung detail talaga. Kasi, syempre, nasa shop ako ngayon. Nahirap pag kalikot. Baka mabiglang dumating na mga customers. So, ito siya. Kaya, pinakita ko lang sa inyo yung unboxing ko. Ta-da! Hello! Hello! Tagal ko pinangarap pagkaroon ng ganito. Bala ko pa naman sana, gusto ko sana yung tig box. Nasa, medyo libo yun eh. Kasi sabi ko, hindi ko kaya. Kaso, mas maganda naman kasi yun. Gawa ng mas maraming... magagawa. Oo, maraming yung klase yung pahe. Basta, ganon. Pero sabi ko, sige, dito na lang muna ako sa simple. Kasi, kesa naman nakatambak lang yung mga ibang okay namin dyan. Sabi ko, i-rework ko na lang siya. So, kung gusto niyo, sana, hopefully, magkaroon ako ng magandang rework clothes ko. And, visit kayo sa page ko, Trendilin. Ayan. Ulit ko siyang inaano sa inyo para, at least, di ba? Pag nakita niyo doon, bili kayo. Di ba? Ayan! So, ayan siya, guys. Thank you so much, seller. Kahit medyo matagal yung delivery niya, oh, just me. Ang tagal, pero worth it naman. So, itatry ko siya. Okay, kung gagana ba. So, ayan guys, as you can see,
nakalatag na siya dito, wala na siya sa box kasi obviously guys, nagamit ko na ito. And ayan, so meron tayo dito yung plug niya, ayan, which is sasaksak mo siya dito. And ito yung foot paddle niya, or foot pedal I mean, para makapagtahi kayo, ayan. So ito yung mga free, ito yung mga free na kasama dito. Meron tayong dalawang lagayan ng sinulad pa extra, and meron ding another one na lagayan na may kasama ng white na sinulad and black naman na sinulad. So meron din siyang kasamang ito, karayom para dito. So and ito din yung panungkit sa ano guys, yung panungkit sa sinulad para makapasok siya sa karayom. So as you can see, meron siyang ano, tag dito, yung duct tape, kasi natatanggal siya, nasira siya. And ayan, so ito yung pinaka ano natin, mini portable sewing machine. So ito siya. So ayan guys, ito yung pinaka build ng ano natin, ng sewing machine natin, yung mini portable sewing machine natin. So ayan, ito yung tatak niya. Hindi ko alam kung ano din sabihin niya, abbreviation na yan. So ayan, hindi actually guys, hindi pa ako sobrang maalam dito. Pero kasi excited lang ako na i-share sa inyo itong nabili ko kasi ang maganda naman siya and worth it. So unahin natin dito sa yun nga yung saksakan ng plug. Ayan. So kung wala to guys, yung plug na to hindi to gagana obviously, di ba? So dito pala yan. Ayan. Dito sa ilalim. Yan, tapos sasaksak mo lang siya yan diyan. Tapos ito yung foot pedal. Yung foot pedal na inaapakan para gumana yung pagtatahi natin. Ayan. So, ayan siya. Ito yung, dito tayo mauna guys. Ito yung on and off. So, kung hindi yan naka-on, eh, hindi nyo yung napipindot ng paganyan, hindi ito gagana yung foot pedal nyo. Okay. So, ito naman yung low or high. Kung mabagal or mabilis lang ba yung pagtatahi nyo. Ayan. So, ito siya. So, dito nag-i-start yung sinulad sa taas. Yung upper na sinulad. Kasi meron din dito sa baba. Mamaya yan. So, dito yan siya, guys. Dito yan muna siya. Tapos, ilulusot siya dun sa dito. Wait lang. Ano ba yan? Ayaw mag-focus. Ang hirap pa. Ayan. Dito. Ayaw mag-focus, sis. Ayan. Basta dito sa bilog na to. Wait lang. Nahirapan siya mag-focus. Ayan. Ayan, 'di ba dito nakalagay yung sinulid. Tapos dito ulit ilulusot yan diyan sa bilog na to. Tapos ito yung tension naman, guys. Kung gusto mo luwagan or sikipan yung ano nang sinulid mo. Okay, nang pagtatahi niya. Ayan siya diyan. Ito yung tension na tinatawag. So ayan siya, may nakalagay yan diyan na plus or minus. So kung gusto niyo tagdagan yung tension ng pagtatahi, obviously nakatutok naman yung arrow doon, igaganon mo lang siya. Tapos pag naman i-clockwise mo lang, tapos naman pag gusto mo babaan, counterclockwise lang. Tapos ayan, so next na butas, dito naman siya. So kailangan guys, dito yung nakalusot sa tension. Ang hirap pa. Ayan, nakalusot yun siya dyan. Sa may, ayan, dito sa gitna nito. Ayan, sa gitna niyan. Basta pag nagsa-start na kayo magtahe, papasok yun siya dyan. Tapos, dyan na dadaan yung ano, sinulid. Tapos, dito, dyan yung next ilulusot. Okay, tapos, next is dito. Ang shaky ko mag-vlog. So, yan dyan. Tapos, next ay dito. Nakikita nyo ba? Wala akong ginagamit na ring light ngayon eh. So, yan dyan. Ayan, dito. Ay, ayan, dyan yung next. Tapos, yung pinaka-last is sa pinaka-sinulid na. Ayan, wait lang. Focus natin yan. Ayan, dito yan. Dito na yung pinaka-last. Sa pinaka-sinulid. Ayan, yung sinulid niya, guys. Wait. Ayan, guys. Diba? Ito na yung pinaka-sinulid. Nakalusot na siya yan dyan. Tapos, dito naman tayo sa lower part na sinulid. Ayan. Dalawa yan kasi guys, yung sinulid na ginagamit sa ganitong klaseng sewing machine. Meron dito sa taas and meron sa lower part. So, ito yung sa lower part guys.
Ayan, nakakonect yan sila habang nagtatahi ka. Tapos meron siyang cover. Ayan, slide in and out lang yan siya. So, ganyan lang siya. Super, actually, medyo nahirapan ako nung una. Pero, syempre, kakanood ko rin ng mga tutorials and all. Natuto na rin ako paano ko siya gamitin and kung ano yung mga functions nito. So, ayan, magta-try tayo magtahe. So, ayan pala guys yung ilaw. Sobrang liwanag dito ngayon sa kwarto ko. Ayan, ang ganda guys. Sobrang sulit yan. Ayan o, sobrang liwanag. Hindi na nga ako naggamit ng ring light para ipakita sa inyo to. So, must have yan. I mean, must buy this one guys. Kasi sobrang worth it yan. Wala pa 100 pesos, diba? Ayan, nababaan na yung brightness. Ayan, yan yung talaga. Yan, o, sobrang liwanag. Diba? Sobrang liwanag ko sis. So, ayan, sobrang ganda ng ilaw na yan. So, ayan na nga, papakita ko na pa. So, ayan, ililink down below ko na lang siya kung magkano and kung saan siya mabibili sa Shopee para direct na kayo. Hindi na kayo maghanap. Ayan, so first of all, guys, gagamitin ko itong cord. So, importante to guys, ha. Hindi pwedeng wala tong cord na to. Ayan, so saksak na rin siya dyan. Ay! Sorry, na-on ko pala siya. So, ayan, make sure na bago yung sasaksak, naka-off yan, naka-angat yan, hindi yan nakapasok doon. So, dapat naka-on yan siya. Ay, naka-off yan siya. Para hindi mag-automatic, so, hindi mag-automatic na magtahe yung machine nyo. So, ayan, so, ito yung foot paddle. Pedal pala, ano ba yan? So, ayan, dahil nakaupo lang ako sa higaan ko, baka may na lang yung gagamitin ko pag-press dito. Okay. So, ayan, naka-off muna yan. Para hindi natin ma... Ayan siya. So, magta-try lang ako magtahi, guys, ha. Ay, natanggalan naman yung sinulid. So, wait lang. Babalik ko lang. So, ito yung ita-try natin, guys. Ayan. Ito, crop top. Actually, t-shirt yan siya. Tapos, ginupit ko lang yung... Ayan, binawasan ko yan siya para magmukhang crop top. So, since ginupit ko lang siya at wala, hindi naka-close yung edge niya. So, may tendency na baka magtas-tas yan siya. So, ang gagawin natin... Diba? So, ang gagawin ko ay tatayin ko yan siya. Yung edge lang, guys. Sobrang, konti lang. So, okay. Let's start. So, yun akong gagawin is titiplupin ko lang siya. Ayan. Nang, kung gano'n ko lang ka, kung gano'n lang kaikli yung gusto ko. Ayan. Huwag na natin sobrahan yung pagtiklop kasi medyo sobrang crop top na to eh. So, ayan. Okay. So, lalagay ko siya dito. Ayan. Iangat ko to, guys. Ito. Para umangat yung dito. Para mapasok na yung tela. So, tiklopin natin. Mas maganda lagyan nyo siya ng tanda or markings kung saan yung tiklop niya para hindi siya matanggal sa pagkakatiklop. Para pantay yung tahi niyo. So, ayan. So, hindi ko muna yung bababayan. Magpepedal lang muna ako. Magtatahi ako para sa lock niya. Para malock yung tahi, guys. Okay. Ganun yung niya. Ganun siya. Para malock niya na yung tahi. Hindi na kayo maglalock-lock sa dulo. Okay. Para hindi matastas. So, go. Let's start. Tapos, kahit 3 seconds or 3 to 5 seconds. Hindi, mga 3 seconds, ayun. Tapos, ibaba niyo na to. Tsaka na tayo magtatahi ng edging. Ayan. Zoom natin. Ayan, kita niyo ba? Lapit ko pa kayo. Lapit ko pa kayo. Okay. So, ayan. Guys, so, huwag kayong magdada nito pag may tulog. So, ayan siya. Ayan. So, ito yung pedal. Dito ko siya ginagawa. Dito lang ako pakamay. Dahil nakaupo lang ako sa ayan. So, try ko lang yun, guys, ha. So, pinakita ko lang sa iyo. So, pagtatanggalin niyo na siya, angat niyo na to ulit, yung violet dito. Ayan, angat niyo na yan. Tapos, mag-pedal ulit kayo para malak. Tapos, yung nandito sa tension, kanina yung pinakita ko, angat niyo yung sinulid dyan. Tapos, yung dito naman, ayan, yung nandito guys, para umangat yung naka-dyan, kasi yung sinulid dyan nakalapat pa sa damit mo. So, para umangat yan, gagawin mo yan siya papunta dun. Pa-right. Hindi, paangat, ay pa-left. Ayan. So, ayan siya guys, tingnan nyo, paangat yan. Ayan, umangat yung sinulid, tapos batakin nyo na yung natahi nyo. So, gugupitin natin yan. Ayan, so gugupitin natin to siya. Ayan. So nakalock na yan guys. Ayan, nakalock na yan dyan guys. Ayan, so ito yung tahi-tinahi natin kanina.
Ayan siya, yung edge, diba? Titahiko. So, ayan yung likod niya. Malinis naman yung likod yung mga sis. So, ayan siya. Tada! So, okay na okay talaga tong ano na to, mini portable sewing machine natin. Guys, ito yung isa sa mga na-report ko. Ayan, tulad na sabi ko nila kanina na nagamit ko na nga yung sewing machine dahil nga dito, nag-try ako mag-rework. Ayan, so papakita ko pala muna sa inyo yung before nito. So, ayan guys, ayan na siya. Ano agad, na-spill na agad bago ko pakita yung before. So, ayan nga, yun yung before niya guys. So, dati siyang long sleeve. Ayan, so, ang ginawa ko, pinutol ko yan siya. Ayan, as you can see, talagang pinampay ko yan. So, dapat, pag may gusto kayong kung gano'ng kaikli, lagyan nyo siya ng allowance guys, ng 1 inch, bago nyo siya putuloy, or kayo bahala. Basta, lagyan nyo siya ng allowance para pag tiniklop nyo, ayan, yun na yung pinakaikli niya para matahin nyo siya. Gets nyo ba? So, ayun. So, ito din, ayan, tinahi ko yung dito niya sa sleeve, piniklian ko, kasi, ayoko kasi ng long sleeve, tapos, maikli pa yung top mo, diba? So, mas maganda yung medyo, ayan, para medyo comfy siya, at painit kasi pag long sleeve, diba? So, ayan siya, super cute. Iniklian ko lang, kasi, para mains, ayun, nag-check din kasi ako sa Pinterest, guys, kung ano ba yung mga, ayan, yung mga pwedeng gawin sa mga ganitong polo. So, usually doon, nakikita ko mga pinaputo lang naman, diba? So, hindi pa ako marunong sa, ano, sa mga talagang medyo complicated na tahe. So, ito lang muna yung kaya kong gawin. Gupit-gupit muna, putol-putol muna, gawing crop top. Pero, it's kind of good, guys. Sobrang ganda niya. Sobrang, ewan ko sa inyo, pero para sa akin, ang cute lang niya. Diba? Diba, nagawa niyong crop top yung polo. So, super cute niya. So, pwede niyo yun buksan, guys. Like, parang, meron kayong tube sa loob. So, ayan, guys. Ganito siya pag naka-tube kayo sa loob. Diba? Cute din. Cute din pang aura. Takak! So, ayan siya, guys. So, ayan nga. Ginupit ko siya ganyan lang. So, madali lang siya. So, malaking bagay niya talaga nung may ganyan kala. Pag gusto mo mag-rework, okay, ng mga tight clothes mo or yung mga pinaglumaan mo. Itapon yung mga lumamong damit. So, hindi mo na, pwede mo pa siyang i-rework. So, sayang naman, diba? So, ayun ka! So, yun guys, that's all for today's vlog. Sana nagustuhan nyo. And, sana bumili na rin kayo na itong sewing machine kasi sobrang ano naman siya, worth it naman siya. And, useful din. So, ayun. And, pwede ko rin pang, naisipan ko rin palang gumawa ng mga scrunchies. So, dahil meron na ako nito, makakagawa na ako ng scrunchies. Madadagdag ko na siya sa shop na pangbenta. So, ayun guys, thank you for watching and don't forget to subscribe and I'll see you on my next one.